Hi guys, good morning. Welcome to Raka TV. Ito po, dito po ako ngayon sa terminal namin ng Bulacan, Sabampalay, FBR. Ayan po yung mga bus namin. Mga yan. Ito. Mga kagagaling lang po sa biyahe, kararating lang po mga yan. Itong isa, biyahe monumento. Ay, puro biyahe monumento po lahat mga to. Nakaikot naman sila. Mamadaling araw pa umalis. Ako kasi laglag ang pila ko sa biyahe, at tanghali na akong bumiyahe. Ayan, mga nakaikot na po lahat, mga nakabiyahe na, nasang ikot na po sila. Sunod-sunod po dating, sunod-sunod ang dating. Ayun yung isa, paangat na palang isa, angat na yun. Biyahe monumento po ito. Ayun, may sumakay, biyahe monumento po yan. Itong Del Monte na kulay dilaw na nakikita nyo, biyahe Quezon na po yan, Quezon na. Suntrans din po may ari lahat niyan. Bali, andito po ako sa labas nakaparada. Kasi nga sa loob, sa dami ng sasakyan bus, hindi ako makasingit. Kaya dito na ako lumabas pumila. Para sa ganun, pagpila ko, saglit lang ako pumunta sa pilahan. Ayan po. Ayan. Ayan. So kung nakikita nyo, ito yung nandito ako sa bus ko ngayon. Naghihintay lang ako ng signal ng konduktor ko para pumunta ako sa pilahan. Ito. Sana nga po eh magtuloy-tuloy na yung signal ng biyahe, magkaroon ng biyahe ng probinsya. Upang sa ganun, makabiyahe tayo ng probinsya. Saka yung mga pasahero ng probinsya na gustong pumunta ng Maynila, at yung mga pasahero natin kung nasa Maynila at gumugusto muna ng probinsya, ay sasakay na natin. Kasi marami na nagtatanong sa amin kung kailan balik namin sa probinsya. Eh sabi ko, hindi ko pa masasabi, hindi ko pa alam. Kasi depende na lang sa management ng Suntrans. So hanggang city operation lang muna kami. Monumento sa Pampalay, Bulacan ang biyahe ko. Yung mga iba, Quezon up. Pero dahil pang na-stuck na bus dyan sa loob namin, siguro ang mga hindi pa tumatakbo dyan, mga 300 piraso pa hindi tumatakbo. Hindi pa kasama yung probinsya. Yung probinsya namin, na bus, nakabukod ng garahe, nandun sa Caloocan, sa Pangarap. Bali, ang naiwan lang po dito sa Sabampalay, FBR, yung mga city operation. Quezon na bang biyahe, tapos monumento. Sana nga po, magtuloy-tuloy na po yung sigla ng biyahe ng mga bus. Kapag sa ganun, makabalik na tayo sa normal. Napakahirap po yung nangyari sa atin. Dati-dati po, pag itong oras, itong garahe namin po ito, napakaraming pasahero. Yung wala pa pandemic. E noong nagkaroon po ang pandemic, napakatamlay na po dito sa garahe. Kasi nga po, sa ano, yun po, palis na rin po yun. Biyahing Quezon na po yan. Quezon na po biyahing yung Quezon na. Ayan po. Sa mga pasahero po namin ng probinsya na nagtatanong kung kailan po ulit biyahe ng Suntrans, hintayin na lang po namin yung signal po ng opisina kung kailan ulit biyahe o paano, kasi sila rin po nakakalam. Eh, pinamiss na kasi biyahe ko dito sa monumento eh. Monumento sa Pampalay. So ganoon na lang po, araw-araw monumento, araw-araw monumento. Ang sa ewan ko po kung sana nga po matuloy na yung biyahe ng probinsya. Para sa ganun, pag-uwi ng probinsya may masasakyan kami. At sa mga pasahero, mga regular passenger ng Suntrans, biyahe San Quintin. Sana makuha na yung biyahe ng Dagupan. So yun lang po, may masabi ko.
Pag may balita po tungkol po sa biyahe namin, i-vlog ko rin po agad para malaman nyo. Sa ngayon po, yung mga biyahe probinsya, hindi pa ako masasabi kasi naghihintay pa po kami ng mga signal po ng opisina. Yun lang po, magandang umaga po at mabuhay po tayo. Ingat po, bye-bye.